Hello guys, Omel Cruz po. Nandito ngayon para testingin natin yung pinakabagong firmware update ng DJI Fly app. At testingin natin muna dito sa DJI Mini 2. So ito yung version 1.5.8. May mga nagtatanong sa akin kung okay daw ba yung Fly app, kasi usually nagkakaroon ng bug, ng problema. Humihina ang signal, okay, bigla namamatay yung drone, bumabagsak. So medyo delikado, nakakatakot. So ngayon testingin natin itong Fly app. Tingnan natin kung walang problema. Lang natin sa 1080 60. Gumawa ako ng stand sa para sa controller para hindi ko siya hawak, makapagpalipad tayo ng maayos. Updated na yung ating home point. Okay, so okay naman yung lipad ng drone. Oh, ito naman siya. Pull out chat muna tayo. So, hindi naman bumagsak, ano? Wala namang problema siguro. Okay, hindi babagsak. Okay, stop record. Balik na natin yung drone. Kung meron na lamang palang 12 minutes sa aking storage. Hindi ako nakapag-format ng memory card. So, bilisan natin ang review. Okay, okay. Yan lang kanyang lipad. Maganda response niya. Up, down, right, left, forward, backward. So, okay naman. Yo! To the right and yo to the left. Yo right, yo left, or yo left, yo right. Anyway, tayo din natin yung zoom, nagtitilt out ba yung camera. So, baguhin natin yung settings sa control. Ito ko yung camera is nagtitilt up. So, saan ba makikita yan? Advanced gimbal set. So, allow upward gimbal rotation. So, yan yun. Para magtilt up yung camera para makita natin itong taas ng tower. Okay, puntahan natin yung tower. So, sagad na yung tilt up ko. Hindi niya makita yung pinakaibabaw. Okay. Dito lang muna sa tapat natin sa testingin. Okay, medyo naganing gimbal na sagad. Taas pa natin. Kaya ayaw talaga. Sige. Ganto na yung kanyang limit eh. Siguro dahil may hangin din ng konti. Nakayuko yung drone kaya nasisinok yung camera. Okay, tingnan natin kung makikita yung araw. Oh, maganda yung araw ngayon. Oh, yun oh. Ganda oh. Oh, boom. Okay. Zoom natin na konti. Gawin natin na para medyo parallax effect. 2.0. Okay, so yan. So, mukha siyang malapit. So, pati yung araw niyan malaki. Ang hirap yan. Okay. Diba? Cinematic. Define cinematic. Iwan ko sa inyo. Okay. So, mag-cine mode tayo para mas maganda. Mas mabagal. Tapos, tingala pa yung camera. Yan. Ikot tayo ngayon. Mas mabagal. Mas mabagal. Hindi ko na kayang tumingala. Hindi na kayang tumingala ng camera. Diba? Ayan, lapit oh. Okay. Parallax effect. Ngayon naman, try naman natin mag-vertigo effect tayo. Habang umaatras ako, nag-zoom in ako. Okay, atras. Then, zooming in. Ayan. Ayan ang tinatawag na vertigo effect. Naramdaman nyo ba? Lumalaki yung araw, di ba? Habang umaatras yung drone. So, hanggang X4 lang. Hanggang 4X lang to. Okay, nasa 2.5 na. Medyo malikot lang eh. Kasi ganyan talaga, Mini 2, medyo ano siya sa hangin. Okay, lumaki na lumaki yung araw. Okay, sagad na. Tingala ng konti. Yo. Okay. So, yun yung ano, vertigo effect. So, baba na tayo. Zoom out. Tapos, gawin naman natin yung mga quick shots.
Okay, uwi muna. Balik muna rito. Balik muna tayo rito. Okay, naka-cine mode kaya mabagal. Sport mode natin para mabilis, hindi sayang ang time. Okay, yun. Okay, balik tayo sa cine mode para okay, dyan na, nakikita niya na tayo. Ano ang meron dito sa quick shot? Meron dito quick shot, drone. Sige, drone muna tayo. Gawin natin yung drone na against the light. Hala na. Tapat mo natin sa puno. Okay, drone 25 meters lang, hindi masyadong mahaba. Okay, three, start. 2 1 Go. Nabol pa ako. Okay. Yun oh. 15, 16, 19, 20. Okay, hindi masyadong mabuti sa puno. Okay, drone. So, habang pabalik siya, ay, tingnan natin. Ah, hindi pala siya kusang bumabalik. Ayun, bumabalik nga. Returning to task start point. Sige, habang returning siya, pwede bang mag-ano yan? Ah, hindi nakakapag-preview. Tingnan natin kung anong ginawa niyang video. Okay. May tugtog ba to? Pag-up and lay. Try lang. Ayan. May tugtog ba yan? Pag-up and lay. Ah, wala. So, yun yung ginawa nating drone. Okay. So, balik na. Next naman. Rocket. So, 25 meters din na rocket. So, i-select natin yung ating subject. Ako yung subject. Then, 3, 2, 1 Yung rocket. Nawala ang subject. Yun, bumalik na. Okay. 99%. Pabalik na uli siya kung saan siya nag-start. Battery 68%. Okay naman. So, wala pa tayong na-encounter na signal loss o kung ano man, na lag, wala pa rin. So, okay pa rin ang lipad niya. Hop, sumobra baba! Sumobra baba mo! Angat, angat, angat. Sumobra baba. Okay. Okay. Preview po natin. Okay, so, yun yung kanyang record. Nawala yung subject eh, oh. Yun lang minsan, medyo nagkakaroon ng... pero pwede mo naman ulitin yan. Okay, next video para hindi masyado matagal. Next video is circle. Ito medyo delikado to kasi wala tong obstacle sensor. So tingnan natin ha kung makikita niya tayo, circle tayo. Okay, yan na. Gaano kalaki ang circle? 1. So hindi naman pala lumalayo. Okay. So safe pa rin sa mga puno. Hindi naman siya tatama. Titingnan pa rin natin. Baka yan eh, bumangga. Pagka nagpapalipad kayo hanggat maaari, lagi nyo nakikita yung minute ha. Wala yung obstacle avoidance, kaya posible na ito. Okay, nagawa niya na maayos yung circle. Hindi ko na siya ipipreview para hindi maubos ang time. Helix, gawin natin ang helix. So, iksiang ko lang ang helix ha. 10 meters lang. Okay. Ano nakalagay? Ay, sorry, hindi ko pala napili yung subject. So, yan na. 3. Obstacle avoidance ang available na kalagay. Eh, wala naman talaga siyang obstacle avoidance. Eh. Okay, helix. Ano ba ginagawa ng helix? Umiikot habang umaakyat. So, ganun yung helix. Parang circle, pero nagbabago yung height or yung altitude. Okay, check nyo lang yung drone. Baka mamaya tumama na sa puno. Yun, oh, layo. Okay, balik na ulit. Sige, next. Is boomerang. So walang tinatanong kung gaano kataas. So mali. Draw a circle. Select subject. Okay. Start. 3 2 1
Okay, next. Wala na. Panorama na yung susunod ito. Mga photo lang to. Sphere at saka yung ano. Sige, angat natin ng konti. Gawa tayo ng sphere. Sige, okay. Start. Gawa siya ng sphere photo. Battery is 52%. Mahaba pa naman. So, matatapos natin to bago tuluyang dumilim. So, yung araw ay papalubog na. Dito, natatakpan na ng puno yung araw. Pero yung pa siya, kita ko pa siya. Medyo madilim lang ako. Wala yung aking natural light. Ilan na lang? 92%. Okay. So, yun na siya. So, tingnan natin yung kanyang nagawang photo. So, dinadownload pa niya. Okay, check natin ang sphere photo. So, still processing. Medyo malakas yung hangin, pero kaya naman. Hindi naman siya malakas na malakas. Kayang-kaya yan. Okay, so yun, ang dilim. Madilim. Okay, madilim siya. Yun, oh. May araw pa. Okay. So, yan na siya. Then, balik tayo. So, meron na lang natitirang last two shots. 180 degrees. So, picture natin itong... Yan. Sige, 180 degrees wide yan. Na wide photo. Sige, wide photo. Start. So side to side ano, from mula sa kaliwa ko papunta sa kanan ko yung kanyang photo na gagawin, super wide na photo. So ini-stitch niya yung mga pictures para makabuo siya ng isang wide na photo. I-check natin, download natin. Kaya pa naman ang battery. Oh, medyo matagal ha. 4 Mbps hanggang 5 Mbps yung kanyang download. So, na-download niya na, pinaprocess na niya, ini-stitch na yung photo, and then, ayan yung kanya nagawang wide na panorama. Okay, so, yun. Last, ano yung last na testing natin? Ito yung wide angle. So, wide angle. So, bidang-bidang ngayon tong tower na to ah. Ang dami ko nang kuha rito ah. Okay. Process uli. 5 Mbps. 4 to 5 Mbps yung kanyang downloading speed. And tingnan natin kung ano itsura ng kanyang na-create na photo. Ini-stitch na niya. Pinaprocess na niya. Okay. So, yun yung ganyan nagawa photo. Okay. So, wala na. Nagawa na natin lahat. Ano? Palusot? Sige, palusot. Last, anong battery natin? 40%. Okay, 40%. Video. Medyo madilim eh. Paliwanagin natin ng konti. Mahina kasi talaga, mahina, medyo mahina ang camera ni ano eh. Ni Minito kumpara dun sa mga ibang. Okay, so gawin natin ang palusot. Ayun lang. Teka, isa pa. Bakit nag-limit? Ayan, tama yan. Pagka may problema, abort. Ah. Huwag mahiyang mag-abort. Okay, one more. Hindi kayo umangat eh. Talo yata ng hangin. Ah, sige. Eto. One more. Thank you.
dyan natatapos yung ating review or test, flight test para dito sa bagong firmware ng DJI Fly app version 1.5.8. So wala naman tayong nakitang problema. Actually itong update ng firmware nito para ito sa Mavic 3. Lahat ng mga dagdag sa kanya kung inyong babasahin para ito sa Mavic 3. So kung sakto yung Mavic 3 na yung Mavic 3 ko ay na-update na yung kanyang mga features. Ito yung inaabangan namin na update eh. So bago mo ma-update yung mismong Mavic 3, kasi kailangan mo i-update yung firmware ng Mavic 3. Nag-release muna sila ng update para sa Fly app. So dapat walang maging epekto sa ibang mga drones, sa Mini 2, sa Air 2S. So dahil ang inano lang nila is yung Mavic 3. So yan lang, okay? Ang hirap pala magsalita habang nagpapalipad ka ng drone. Oh yan. Hindi ko alam kung tawag dyan, kung helix, kung circle, kung ano yan. Pero habang nagsasalita ako ay umiikot yung drone. At tinahanap ko kung nasaan yung mukha ko. Okay, sawang-sawa na siguro kayo sa mukha ko. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating review about sa firmware ng DJI Fly app version 1.5.8 gamit yung Mini 2 na drone, DJI Mini 2. So hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Bye-bye! Landing.